Hello, what is up mga sangkay? Kumulit na nagbabalik para sa panibago nating pag-uusapan. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Video ni Bongbong Marcos at Tony Gonzaga. Trending pa rin hanggang ngayon. At umabot na po sa 1 million ang views at 100,000 na higit ang likes. Ang tindi, mga sangkay, sa loob pa lamang po ito ng 2 araw. Sa video na yon ay marami pong naiyak na ngayon. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na lagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Napakarami pong nagbigay ng kanilang mga komento o gumawa rin po ng mga reaction video sa vlog ni Tony Gonzaga, mga sangkay dito sa YouTube. At karamihan sa mga nakapanood nito ay naiyak. Bakit nga ba sila naiyak, mga sangkay? Well, kung napanood mo na ang video na yun, malamang sa malamang, alam mo ang reaction kung bakit marami ang naiyak. Puntahan muna natin, mga sangkay, yung mga anti-Marcos na dilawan na umiiyak. Hindi dahil masaya sila sa video, kundi dismayado sila kay Tony Gonzaga. Nabadrip sila kay Tony Gonzaga dahil nga daw po inilabas doon si Bongbong Marcos. Teka, ano nga ba ang problema kung gawing guest ni Tony Gonzaga ang isang Marcos? Makikita natin sa mga dilawan, mga sangkay, ang pagiging isang totoong diktador. Sila ang tunay na diktador. Laging ipinagsisigawan ang freedom of speech, kalayaan sa Pilipinas, pero mismo sila gusto nilang hawakan ang maraming taong naglalabas ng opinyon at ayaw nilang marinig kapag sinasabi ng marami na si Pangulong Marcos ay napakagaling na Pangulo ng Pilipinas. Sa una, mga sangkay, pinaulanan nila ito ng dislike. Pero nung nalaman na po ito ng maraming Pilipino, agad po ito bumulusok at dumami ang views. Na umabot na nga po sa 1M mahigit at padami pa po ito ng padami. Ang likes naman ay umarangkada din po sa 100,000 mahigit. Sinubukang itong padamihin ng mga dilawan ang dislike. Subalit, 3% lamang po sila. Kaya naman hindi po nila napantayan ang likes. Ipinakalat pa po ng mga toxic dilawan sa social media ang pambabatikos kay Tony Gonzaga. At sa sobrang liliit ng utak ng mga to, hindi po nila alam na sa ginagawa nila, mas magiging interesado dito ang mga Pilipino na kahit yung mga hindi naman talaga makamarcos o neutral lang, mapapapunta sila sa video at mapapanood. At dahil dito, tinutulungan din po nila ang video ni Tony Gonzaga na mas dumami pa po ang views at mas marami pang sumuporta kay Bongbong Marcos. Dahil kung papanoorin naman talaga ang video, mga sangkay, talagang wala pong makikita doong karumihan na sinabi ni BBM. Bagkus bibilib at maiiyak ka pa sa isang Marcos na nagsasalita na napaka-honest, makikita mo po yan sa kanyang mukha na wala pong tinatago si BBM kundi kung ano po ang nilalaman ng kanyang puso at isipan. At ito na, mga sangkay, magbasa-basa po tayo ng mga komento ulit. Dahil nga po dumami ng dumami ang views nito na umabot na nga po sa 1 million. Nadismaya ang mga dilawan, gusto nyo puro kayo lang ang nasa interview. Kayo pala dilawan ang diktador eh. Programa nyo ba yan? Tali, correct naman mga sangkay, di ba? Sila po yung gustong mag-dictate. Ganun po talaga yung utak kung kukuti ng mga dilawan. Sila yung tunay na dumidikta sa atin. Lalong-lalo na po pag may mga nagsasalita mga artista na sumusuporta sa pamahalaan o kaya kay Marcos. Galit na galit po yung mga yan. Nag-iiyakan. At dahil nga sobrang active yung mga trolls nila sa social media, nakakapiranggot lang, binabatikos at binabash nila ang isa pong artistang mayroon pong magandang puso para sa bayan. Umiyak talaga ako. Love you, BBM. Marcos, Tony, keep your word. Ayon po kay Micah, interviewing different politician with different political views gives voters an idea on who to vote this coming election. Siyempre, mga sasabihin ng mga i-interview kung ano ang gusto natin marinig. Pero malalaman mo naman kung sino talaga yung sincere at genuine yung sinasabi ng tao. And kudos to Tony Gonzaga for being neutral. Hindi ko sinasabing halata masyado si Karen Davila pag nag-i-interview, ha? Naisabit pa si Karen Davila. But totoo, mga sangkay,
sa ginagawa ni Tony Gazzaga. Nakakakuha po tayo ng idea kung sino po talaga yung dapat mamuno at kung sino ang may sincere sa kanyang sinasabi. This made me cry. My mom also gave me a last look before she died. Ito po yung isa sa nakakaiyak na part sa vlog ni Tony Gonzaga. Sa last part, tinanong si Bongbong Marcos kung ano po yung last word na sinabi ng kanyang ama bago pumanaw. At ayon po kay BBM, wala na pong nasabi dito si Ferdinand Marcos, kundi tumingin na lamang po sa kanya. I spent my whole life defending Filipinos. I will not hurt them now. While Aquino, Nako po, alam nyo na to. Ito po yung malaking nagawa ni Ferdinand Marcos sa ating mga Pilipino na hindi po nagawa ng mga Aquino. Sipin nyo noong panahon ng EDSA. Dapat sana pwede nang utusan ni Ferdinand Marcos paalisin sila at gumawa po ng mas matindi pang hakbang. Dahil ang mga general noon, majority, 90% na kay Ferdinand Marcos. So isang utos lang, pero ayon nga po kay Ferdinand Marcos, I spent my whole life defending Filipinos. I will not hurt them now. Nakakabilib at nakaka-amaze si Ferdinand Marcos. Amazing and unbiased and on point. Great job, Tony. This talk only shows how great interviewer Tony Gonzaga is. Kudos for her wisdom and transparency. Ito nga po ang hindi maintindihan ng mga toxic dilawan, mga sangkay, dahil nga po neutral si Tony Gonzaga. Nag-i-interview lamang po siya. Na-invite na po niya dyan yung ilan sa mga dilawan, kagaya po ni Lene Robredo. Pero galit na galit po sila kay Tony Gonzaga dahil nga in-invite ang isa sa brilliant leader na future president. Takot na takot po. Get goosebumps on the part where he talks how great the Filipino people is. Very sincere. Alam niyo, tama yung sinabi niya kasi kahit ako, medyo kinilabutan ako kung paano i-express ni BBM kung ano po ang ating pagka-Pilipino, kung gaano po siya ka-proud sa ating lahi na noong panahon daw po ni Pangulong Marcos, naging kilala tayo sa buong mundo. Pag sinabing Pilipino, saludo ang iba't ibang lahi dahil magagaling yan. Pinoy's are just great. I mean, Pinoy's are the best. They're the kindest, most gracious, most masipag, most resourceful, you never give up, you know. Pag masyado nang mahira, gagawa ng joke. Saan ko naman nakakita ng gano'n? Hirap na hirap pa, nagpapatawa pa. Very resilient. Tough. We're tough. We're tough not in that arrogant or aggressive way. We're tough in a very gentle Asian way. Which is for me the most remarkable quality that Filipinos have. We're the best. Pinoys are the best. Ganun po si BBM ka-proud sa ating lahi na gusto niya rin pong ipaabot sa ating mga Pilipino that we must be proud. This video made me cry. La, naiyak naman ako. And well-mannered, educated Marcos. Marami akong nakitang mga komentong ganito din na naiyak po sila habang nanonood. Ito talaga pinakahihintay naming mga supporters ng mga Marcoses. Thank you, Miss Tony. Ang ganda ng interview mo sa kanya. Well support you here. Why do people hate Tony? Bawal ba mag-interview ng ibang tao na di agree sa politics nyo? Kala ko ba free speech ang pinagsisigawan nyo, pero dapat pala sa inyo lang applicable. Pinagsisigawan nitong mga dilawan na free speech. Yung pala, ang gusto lang nila mangyari na sila lang magsalita. Kayong mga ano, bawal kayo. Kayong mga hindi dilawan, manahimik lang kayo. Ganun po ka-toxic itong mga dilawan. When I was a kid, we were taught how worse the Marcos regime was. It was written in the books and history. But whenever I asked my parents regarding his leadership, they told me how disciplined the Filipino people were during his term, how educated and how literacy rate of our country increased. We were one of the richest countries and the poverty is not serious. I think what we need now is another Marcos to continue the legacy and serve the Filipino people again. Exactly, mga sangkay. Tayong mga batang 90s, di ba, naturuan tayo na si Marcos ay masama. Kasi yun yung sinasabi ng mga libro eh. Pero pagbalik natin sa mga lolo at lola natin, iba ang ating maririnig. Dahil sa kanila, magaling si Marcos at napakaganda ng ating bansa noong panahon niya. This has more likes than Lenny's interview despite the backlash from the Republic of Twitter. Dami pa rin talagang supporters ni BBM. Sinubukan po nilang i-dislike ito, ngunit talagang hindi po nila kayang pantayan ang likes. Hindi nga po sila nangalahati, dahil nga po 3% na lamang yung mga yan. Truly an exceptional gentleman. I enjoyed this interview so much. The story on that last look, I don't think I've ever heard that. That was an intimate story and it made me tear up a little bit.
God bless BBN. At ito, yung isa sa last na komento na gusto kong ibahagi sa inyo. I have spent my whole life defending the Filipinos. I cannot hurt them now. Ito po ang nagsasalita ay si President Marcos. This actually brought me tears. I can only imagine all the pain this family felt. Books during my elementary days wrote ill things about their bloodline. But my mother and grandmother are living testimonies that life during the Marcoses were more peaceful and economy was better. I sincerely hope this family be continuous blessed. Thank you, Tony, for having this fair platform. Tayo mga batang 90s, alam po natin kung ano po yung tinuro sa atin sa mga libro ng kasaysayan. Lahat ng kasamaan na lang ata, nagawa-gawa lamang sinabi na po sa history books laban sa mga Marcos. At hindi ko lamang po maisip kung ano po yung pakiramdam sa mga Marcos na marami po mga Marcos loyalist ang nagbabalita na ang mga libro ng kasaysayan ay pinago nitong mga dilawan. Ang video na to ngayon mga sangkay ay patuloy na dumarami ang views at kung hindi mo pa po yan napapanood, naku po, trending pa rin ito ngayon. Panoorin mo po kay Tony Gonzaga ang full video. At syempre, ihanda mo na rin ang panyo o tissue para pag naiyak ka, mayroon kang pamunas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.